Kumusta mga idol? Welcome back sa aking YouTube channel. Ayan, so meron tayo ditong isang powered amplifier mga idol na pina-repair sa atin. Actually, itong amplifier na to, ito po yung lumaglag sa brand ng K10. Dahil nung lumabas ito mga idol, talagang bumagsak yung sales o yung performance ng K10 pagdating sa sound. Ayan. So ito po mga idol, dito nagsimula yung mga malalakas na amplifier na lumalabas na ngayon sa market. So bali ito yung unang nilabas ng live, ayan, na nakamono yung kanyang amplifier. Ayan. So ito ay live, no? Na FET 10 kilowatts mono. So mono lang siya mga idols, so isa lang po yung kanyang volume control dito. Mapapansin niyo, ayan, isa lang siya. Okay? So meron lang siya ditong protect, clip, at saka signal. So dalawa po yung signal niya. Ayan. Okay, so ayan, so ito po yung kanyang laman mga idol. So ano lang siya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bali, 8 pairs lang siya mga idol. Na MGL na 211, 93. Ay, medyo mas mababa pa. MGL 1302 yung gamit niya. At saka 3281. Ayan, 3281. So, 8 pairs lang siya. Pero bakit 10,000 watts? Huh? Dahil pong amplifier na ito mga idol ay mono. So ibig sabihin yan, ito ay naka PD bridge mga idol. So ito po yung sa kanyang panel, no? Ganyan lang sa kong back panel niya. So sensitivity lang siya. At saka may yung kayo ditong ground. At saka yung kanyang crossover. At meron siyang dalawang output. So output 1 at output 2. Okay, so kung dalawang speaker na yan, ha? Isang speaker at saka isang speaker din dito sa baba. So kung naka-parallel ka, so pwede naman isang output lang yung gagamitin mo. So kung gusto mo talagang individual wire per speaker, so ito, gamitin mo yung dalawa. So same output lang yan mga idol. Yan. So ito lang kasimple yung kanyang back panel mga idol. So meron na siyang isang input syempre. And then, so buffer, ito lang yung buffer niya. So since naka-mono siya o naka-steady bridge, so wala na tayong selector dyan para sa stereo o mono or bridge. So naka-bridge na siya, diretso. So ganyan yung pagkakadesign ng kanyang buffer. So at mapapansin niyo yung ground dito sa supply, hindi na rin nakakonekta dito sa mga out ng speaker natin. So bali yung nakakonect na lang dito ay yung out ng channel 1 at saka out ng channel 2. So yun na lang nakakonect dyan. Ganyan po yung setup sa bridge. Ayan, so bali ito ay 4 steeper. Ayan, yung mapapansin ninyo. Meron mga naka... Ito po yung mga board ng ano niya, gate driver ng MOSFET. Ayan, sa tatlong piraso, so dahil 4 steeper po. So meron tayong isang standby, at saka sa low, mid, at saka high volts. Ayan. So ito po yung kanyang diode na ginagamit sa tatlong piraso. Then ito po yung mga blocking mode sa supply, every stage na supply natin. So nagbablock sila. So diba, kung matumaas, kung gumana na yung first stage ng amplifier, so hindi siya babalik dito sa supply natin. So meron siyang blocking. So yung kanyang MOSFET na ginagamit ay isa lang, no? Isa lang per steeper or per stage. So isa-isa lang. 1, 2, 3. So napakagaling, ah. At saka very common yung gamit na MOSFET mga idol. So IRF260N. So yung 260N kasi mga idol ay nasa 60 amperes na yata ito bawat piraso. So 60 amperes pero alam mo napakataas na. Okay? So ayan. So ito po yung kanyang main board. Ayan. So hindi lang natin ito masyadong nasilip kung yung pagkakadesign ba nito ay kahawig ngayon sa mga bagong lumalabas. So
sa tingin ko medyo may ano siya, may kaibahan. Tapos yung IC differential ay the same lang. 553 to lang din po yung gamit. So syempre si Live, yung sa protection niya, iba yung ginagamit niya. Ayan. So IC yan po mga idol, hindi siya transistorized. So IC po yung sa protection. Ayan, kung makikita ninyo yung IC niyan, yan po yung sa kanyang clip, sa protect, yan po yung nanggagaling. Ayan. Alright, so siya din yung dadala dito sa relay. So biroin nyo, 8 pairs lang pero nakakalakas. Alright, so ito pa. Susulitin na natin yung kanyang transformer. Yung secondary output dito. So medyo malabo lang, medyo maliit kasi yung ano yung mga nakapangalan. Kaya natin masilip ng gusto mga idol. Pero by the way, sinilip ko na ito kagabi. Yung high rail nito mga idol na kanyang transformer ay nasa 141. Ayan, so napakalaki. Compare natin sa mga bagong labas ngayon, yung current na kanyang transformer mataas. Dahil yung wire na ginagamit ito mga idol ay malaki. Dalawang 13. Number 13. Nas ang kanyang secondary nito mga idol. Dalawang 13 na nakaparallel. Ayan. So, biro natin kung dalawang 13 ilang ano na yun. Equivalent. 13... 12, so nasa 11, no? Number 11 na yung equivalent ng kanyang secondary output na magnet wire dahil double eh, kaparallel yan mga idol. Yan, so ito lang din yung kanyang gamit na capacitor, so 12 pieces lang siya. So ayan, sa hindi siya gaano kahamahaba, so yung kanyang capacitor na ginagamit ay 12 pieces lang na 63 volts, 22,000 microfarad mga idol. Ayan, so kung ano natin ito, ito siguro yung standby niya. Standby, low, mid, high. So, kulang tayo, so low, mid, ito siguro yung mid. 1, 2, 3, so ito kulang, no? So ito siguro yung low niya. Either isa, no? Isang piraso, mid. Ito yung sa mid volts, ito sa yung low volts niya, ito naman siya yung sa high volts. So ganun siguro yung pagkakaya siya. Hindi natin nasilip kasi nakaano siya eh, naka ano pa siya, casing. So hindi natin nasilip yung sa baba kung ano po yung connection dyan. Ayan, pero parang ganun siya. Okay. Kayang-kaya nito i-drive mga idol yung mga paglabas nito, lumaglabas din si Live ng 2,000 watts na sticker na size inch. 6 inches yung kanyang voice coil. Labas din siya paglabas nito. Ayan, so siguro susubukan natin, no? Bali, meron lang siyang problema, yung channel 1 ay pag-power on natin, yung ay, hindi po, wala pala. Active din pala ito. Akala ko kanina signal. Ito, pala ko signal. So active pala, kaya pag kinesting ko, umiilaw to, hindi ko natingnan na ito po yung kanyang active, hindi po yung signal. So gusto lang ta. So power natin mga idols. Ayan. Para testing natin. Alright. Nag-on na siya. So subukan natin. Ayan, so very good. Napakalakas ito mga idol dahil CD bridge po ang amplifier nito. Gusto ko lang sabihin sa inyo na unang labas ng amplifier nito mga idol, hindi ka pwedeng bumili ng isang piraso lang. Kailangan mo talaga bumili ng dalawang piraso para magiging stereo po yung inyong setup. So ganun po yung bintahan dati ng amplifier na ito. So siguro mga after ilang years, after 3 years siguro, nag-upgrade sila. Naglabas din si Live ng 15K nito mga idol. Hanggang sa ngayon, so mga Joe, malalaki na talaga yung mga inilalabas ng Live. Ayan, so dahil, pero ito yung pinaka, pwede kong sabihin na perfect na amplifier na model nila. Dahil,
Bihira lang po, masira ang ganitong klaseng model ng amplifier nila. Okay? So ayan. So, dahil nga siguro napakaganda ng pagkakadesign nito, at saka yung ano talaga, yung mga piyesa ay hindi masyadong binarat. So, ayan. Bakit masabi ko hindi masyadong binarat? Ayan. So, kung titingnan natin dito sa kanyang pre-driver, ayan. Makikita nyo ba? Ayan. Hindi masyadong masirap. Ayan. Ayan. Yung titingnan natin mga idol, hindi talaga masyadong binarat dahil yung kanyang ginagamit na pre-driver dito ay sunken lang naman. Ayan. So, sunken, alam naman natin si sunken pagdating sa durability, matibay talaga yon. Okay? Ayan. So, kung tinignan natin dito sa mga ano, walang pang bahid na nag-replace siya ng power output. Ayan. Hindi pa siya nag-replace eh. So, ibig sabihin, matibay talaga. Maliban na lang dito sa mga kapasitor niya. Ayan. So, syempre, sa sobrang matagal siguro, na medyo lumulubo na yung kanyang mga puwet. Parang sasabog. Ayan o. So, siyempre, sa katagalan na rin siguro. Ayan. So, hanggang dito ito na lang siguro mga idol yung review natin sa amplifier na ito. Iwan ko lang sa ngayon kung tuloy-tuloy pa rin yung production. Parang wala na yata eh, yung production ng ganitong classic design ng amplifier ni Life. Ayan. So, maraming salamat mga idol.